Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Tsuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Tsuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Bakit feel good ang Friday natin, mga kabisyo? Dahil it's payday today. Corrected by. Sarap naman noon. Sarap naman ng feeling na maglalakad ka ng taas noo kasi makakapag bayad ka ng utang. Yeah. Yan, diba? Kasi kapag ka wala kang pambayad sa utang at nakikita mo yung taong pinagkakautangan mo, hindi mo alam kung ano eh, kung saang butas ka susuot. Totoo. Kung saang kakaliwaan kang kakaliwa kahit wala namang kaliwaan doon. Hindi mo alam kung paano babalutin yung sarili mo para totoo, magtago, di ba? Pero kapag ka alam mong merong kang pang-abot, yan, pang-himasmas, yan, doon sa taong pinagkakautangan mo, medyo taas noo ang lakad. Ganun. Proud na proud ka, no? Oo. Kahit alam mo sa sariling baon ka sa utang. Okay lang. Kasi alam mo na nagbabayad ka. Yun naman yun. So sa lahat po ng mga tatanggap ng sweldo ngayong araw na ito, ayan, paalala ulit namin na pwede po kayo magbayad ng utang, ha? Kahit hindi po kayo sinisingil. Pinapaalala lang namin. Diba? Kasi baka nakalimutan nyo po. Oo nga. Diba? Ikaw kabisyo na ano, na pag ganitong sweldo eh, alam mo hindi pa nare-receive yung pera, partner. Hindi mo pa na-withdraw sa ATM. Pero alam mo, nakwenta mo na sa isip mo na mamaya wala na lahat to. Correct. Ubus na. Pero okay lang yun, at least ano, at least may mapagkukunan. Correct, diba? Correct. Kasi yung lagi nating sinasabi, mas maganda nga unahin po natin yung mga bagay na importante katulad ng mga bills, yung mga utang, ganyan. Yan. At saka yung ano, mahalaga kasi yung magpaparamdam ka dun sa pinagkakautangan mo, kasi yung pinaka nakaka-lurkey talaga sa lahat, yung hindi ka man lang magpaparamdam. Oo. Yung makikita nung pinagkakautangan mo na ang ganda ng buhay mo sa social media, tapos hindi ka magpaparamdam. Yan yung pinaka nakaka-lurkey sa lahat. Yan, ang dami mong bago, no? Oo. Bagong cellphone, bagong sapatos, nag-travel, well, umaura, pumarty, tapos nakita nung ano, nung pinagkakautangan mo, no? Tapos dinedma mo siya. Kasi ako, para sa akin, okay lang naman yun eh. Wala naman nagpipigil sa yung bumili ng mga gusto mo, gawin ng mga gusto mo, go ahead and do it. Pero yung alam mong meron kang utang, it's important na magparamdam ka naman doon. Mm-hmm. Kasi pwedeng ano eh, pwedeng yung social media, yung mga posts sa social media can mean so many other things eh. 'Di ba? Baka mamaya nilibre lang naman. So wag mo ring i-assume na porke ang isang tao travel ng travel eh, ibig sabihin noon, yayamanin na agad. Malay mo, points sa credit card, may mga ganun na. Meron ako kaibigan na ganun, sobrang gamit niya sa credit card, parang na-maximize niya talaga kasi may mga points. Tapos doon sa mga points na yun, may mga free room siya, may mga free ganito, mga ganun. So 'yun, 'di ba? Pero may utang pa rin siya sa credit card. Pero ginagamit niya yung points sa credit card. Okay lang naman yun eh. Makita mo, may binili. Baka credit card din. Oo. Baka umutang, ganun. Ang mahalaga yung magparamdam. Oo. Ang mahalaga yung magsabi, uy, hindi pa muna kasi ako makakapagbayad, ha? Or maganon. Yung hindi yung scene zone. Nihay nihoy. Yan. Yan yung paalam ka muna. Uy, magta-travel muna ako. Hindi muna ako magbabayad sa'yo, ha? Yan. Magsabi ka man lang. Huwag kang bastos. Kasi medyo nakakabastos yung nakitang parang ang saya-saya mong nag-OOTD tapos ang laki ng utang mo dun sa tao. Oh, ang nakakalurkey pa minsan, partner, yung ikaw pa yung nahihiya, yung taong pinagkakautangan, ikaw pa yung nahihiyang maningil. Kasi totoo yun, relate tayo dyan. Correct, baka kung anong sabihin, baka kung ano. At saka uulitin lang po namin, hindi porke yung inuutangan mo, eh mukhang nakaluluwag-luwag sa buhay, sa social media. Again, ano yan, ano tawag doon, partner? Curated reality. Realidad yan, na inayos, di ba? Hindi ba ta, ang perfect example ko talaga dyan, partner, is yung isang meme na nakita ko na
expectation versus reality. So dun sa expectation, sobrang ganda ng picture ng nanay kasama ng mga kids niya. Nasa sala sila. Mm. As in parang ano, nagtatawanan, ang ganda, tas ang ayos ng paligid, ganun. Tas yung realidad, zoom out, partner. Oo. Zoom out yung camera. Yung realidad, inurong lang nila lahat ng mga maduduming damit. maduduming kalat. Correct, maduduming kalat, maduduming laruan, lahat ng mga inurong lang nila ng inurong para pag nagpicture, ang makikita lang is yung maganda. Tama. Diba? Yung parang mukha silang masaya na maayos lagi yung bahay nila, ganun, 'di ba? Oh, tsaka yung kulay nila na ginawang bright para matanggal yung mga stain ng sa dingding. True, 'di ba? Ang dami pong in-enhance, may contrast, may saturation, may exposure, diba? May studio, may light kineme. Knowing namin 'yan. 'Di ba? Yung mga ganun may inayos, curated inayos. So hindi porke nakita po ninyo na ganun yung pinagkakautangan nyo na parang parang wala namang problema eh. Parang hindi naman niya issue yung ano, yung pera. Okay lang, di ako magbabayad. Hindi po okay. Diba? Kasi ang nakikita mo sa social media is just one part of it. Hindi mo naman alam yung buong pangyayari behind it eh. Hindi mo naman yung alam yung actual na realidad. Totoo so yun. Magbayad ka na. Yun pala ang punot dulo na ito. Paalala na magbayad ka ng utang mo kasi may sweldo ka ngayon. Kaya diba? Nga, unahin mo yun. Kasi sa totoo lang, hindi ba't kapag ka natapos kang maghulog sa isang loan, oo. Hindi ba't napakasarap sa pakiramdam? Sarap huminga. Ang sarap huminga, parang natapos na yung 3 years na sasakyan, natapos Correct. Na yung ilang years na bahay na hinuhulugan, natapos na finally yung hinuhulugan sa Bombay. Hindi ba't ang sarap sa pakiramdam? May dahilan kung bakit hindi ka makatulog sa gabi. Tinitirikan ka ng itim na kandila ng mga pinagkakautangan mo. Totoo. Hindi man nila ginagawa yon. Pero sa isip nila, ginagawa nila yon. O iniisip ka nila, kaya hindi ka makatulog. Diba? Sa isip nila, kasumpa-sumpa ka na. Kaya nga, partner. Nag-iisip na sila ng hindi maganda tungkol sa'yo. Sa true, kaya hindi ka makatulog. Kaya totoo yung kanta, di makatulog sa gabi sa kaiisip. May kaboses mo talaga. Siyempre, partner. Diba? Pero masarap, masarap sa pakiramdam para sa mga taong may Agree. Utang tapos finally natapos kasi yun yung prioritize, yun yung inuna, yun. Tsaka kapag kaaraw ng sweldo, unahin din yung pag-save up for the health. Para sa akin, yun yung pinaka-bongacious na security blanket na pwede mong pwede mong gawin talaga, sa true. Yung, yung alam mo na kapag kami nangyari sa'yo, meron kang funds. Or may mahuhugot ka in case of ano, diba? In times of emergencies. Yes. Kailangan natin yun, isaalang-alang din yun. Kung diba, sabi nga ako, nag-aalat ka ng pera, ng budget para sa leisure, dapat mag-alat ka din ng budget for your health. Yes. Diba, mahalaga talaga yung health promise. Totoo yun. Mag-alat ka din ng budget for education. Mga ganun tipo. Importante po yun. Diba? Sabi nga nila, kung nag-aalat ka ng budget sa mamahaling cellphone, minsan talaga pinapangutang pa natin yan. Correct. Eh. Nag-cash advance pa tayo, naglo-loan pa tayo para magkaroon ng mamahaling cellphone. Pero ang tanong ng mga ano, ng mga nagtatrabaho sa insurance minsan, ano na may nag-alot ka ba ng budget para sa health mo? Yeah. 'Di ba? Wala. Ang sagot na marami, wala. Talagang mapapahuo tayo, matatanong natin yung sarili natin, "Oy, oo nga no. Bakit wala akong ano, wala akong allotment pagdating sa health ko?" Eh yung cellphone mo, hindi ka naman maisasalba niyan kung magkasakit ka. Manakaw yun sa may Murayta, wala ka na, 'di ba? Diba? You are stuck with no phone, with a situation na wala ka ng phone, hinuhulugan mo pa siya. Pero Correct. Again, walang masama. Kung gusto mo naman yung ano, yung telepono na yan, eh bakit naman hindi? Deserve mo naman. Ang sinasabi lang natin, kung may mga ganyan, may allotment ka for yung mga magagandang mga bagay na tangible, yung tangible ibig sabihin nahawakan, 'di ba? Yung nakikita, yun yung gusto natin eh. Pag hindi kasi natin nakikita, na nahihirapan tayong ano eh. Parang ano, syempre nahihirapan ba, tayo maglabas ng pera. 'Di ba? Nahihirapan tayo maglabas ng pera kapag ka hindi natin nakikita, pero kapag ka nakikita natin, ang dali maglabas ng pera, may isip mo, ah, mababayaran ko to. Kumbaga, parang nai-imagine mo. Pero kapag ka hindi mo siya nahahawakan, ayaw mo. Kaya Totoo lang na, alam mo, for somebody ha, ito, lagi ko itong sinasabi, for somebody na may pinagdaanan na matindi pagdating sa health, yung family member, na may ano, yung anak ko na umabot ng more than 2 million,
yung kanyang bill, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam na alam mong you were prepared for it. Pinaghandaan mo 'yon, mm-hmm, 'di ba? Mm-hmm. Yung mga ganyan. Kasi nag-allot ka ng budget para doon. Iba yung security na alam mong kung ano man mangyari sa iyo, covered. Yes, ganun, wala diba? Kang masyadong iisipin. Totoo, hindi ka mangangamba, 'di ba? Ko-confine ko ba yung anak ko, mm-hmm, o sa bahay na lang? Kasi pag kinonfine ko, wala naman akong pambayad sa hospital. Diba? Kanino kung mapilitan mang i-confine kasi kailangan talaga. Ang tanong ngayon, kanino ka mangungutang? Kanino ka lalapit? 'Di ba nakakataranta yung ganung klase ng sitwasyon? So yung pinapaalala ng tambalan na 'di ba sa mga uulitin namin sa mga tumatanggap ng sweldo ngayong araw na ito, siguro tama 'yun, no? Matuto tayo. Kami din, gusto din naming i-apply sa mga sarili natin, 'di ba, na i-apply yung ganitong klase ng paniniwala, mm-hmm, o actions na kailangan mag-alot ka sa mga napakaraming aspeto ng buhay, hindi lang lagi sa leisure, hindi lang lagi sa mamahaling cellphone o kung ano mga kapritsyo sa sarili. Sabi ko nga sa iyo, partner, kung noon pa man na establish na naming mag-asawa yung system ng alam mo yon, yung envelope system. Yeah, paghiwa-hiwalay na ganun. Feeling maganda ko mas naging maayos yung buhay ko. Kaya lang pero ang one thing's for sure sa aming mag-asawa na talagang non-negotiable. So kapag halimbawa may racket tayo o kaya meron tayong TF noon, partner, akin lang kasi yun . 'Di ba? Parang wala akong pakialam. Pero ngayon, partner, definitely ang kailangan muna naming ipunin bago kami umarte. E siguraduhin na namin meron kaming pang-ipon doon sa health. Meron na kaming naihulog doon sa envelope para doon sa health. Maganda yun. Kasi sabi ko sa inyo, alam niyo naman yan. Lahat na may pinagdaanan. Palibasa kasi yung mga sobrang healthy, o kaya yung family niyo sobrang healthy, o kaya wala nangyayari sa pamilya ninyo, may isip ninyo, ang corny ng topic, di ba? Hindi ba pwedeng i-topic? Lab life, ganyan. Ang corny ng topic, ganyan. Mag-iipon to ko sa health. Well, you don't know what life has to offer. Mm-hmm. Alam nating lahat niyan nung nagka-pandemya. Lahat tayo hindi na prepared to work from home, 'di ba? Parang lahat tayo nagulat, posible pa lang makulong sa bahay. Wala na akong paghanda kaagad noon. Nag-ano na lang tayo, parang nag-adjust na lang tayo sa situation, pero hindi natin kaagad na paghandaan. So ganun din yung posibleng mangyari pag may na-aksidente, nagkasakit, tapos wala kang dudukutin. Ang sarap sa pakiramdam ng yung feeling mo na ang iniisip mo na lang yung paggaling. Hindi mo na iniisip yung financial aspect. Ako talaga dyan sa ipunan mo muna yung health fund, yung emergency fund na yan. Napakalaking tulong yan sa buhay po ninyo. Correct. Actually, simpleng pagbili ng vitamins, minsan mapapaisip ka eh, no? Tama. Nag-aalat ka sa damit. Parang every time na susweldo ka, makikita mo, uy, bago na naman yung damit. Tapos yung nilagnat ka, parang, di ba, okay, nagkasugat ka, may kaibigan akong ganun eh. Sabi ko, every weekend, nasa labas ka. Puro inuman, puro lakad, puro out of town. Nung nagkasugat, dahil sa out of town, hindi makabili kahit betadine. Tingnan mo yan. Nakakaloka. Sabi na, may supplement ka ba? Mga ganun. Wala din, pambili ng vitamins, hindi pala siya nag-aalat. Hindi siya nagwa-vitamins. Oo, wala din. Mga ganun yung sinasabi natin. Dapat, kung siguro, let's make it balance, na parang kung may time ka for leisure, may budget ka for leisure, dapat may time ka ding mag-alot for your health. Diba? Sa mga bagay na hindi natin masasabi pagdating talaga ng panahon, ayaw natin, ang pinag-uusapan natin dito, magkaroon tayo ng peace of mind. Security blanket talaga yun, partner. Sa kotse din, minsan, huwag na tayo kumuha ng insurance. Okay na yan, maingat naman tayo. Maingat ka, pero yung mga tao sa paligid mo, hindi maingat. Correct. At hindi natin nararamdaman yung pangangailangan ng bagay na yun kasi nga hindi pa nangyayari. At saka hindi natin nakikita, yun yung sinasabi natin. Ayaw natin maglabas ng pera sa bagay na hindi natin nakikita. Kaya ang isipin natin, hindi ko kailangan yan. Hindi ko pa kailangan yan. Diba? Ayaw naman natin na mangyari at kailanganin mo yun. Mabuti lang na na-prepared ka. Kami, partner, lagi namin sinasabi, okay, may naipon na kami for the health
health fund, ganyan. Oh. Pero ang usapan namin, walang gagamit nito. Yun talaga. meron tayong sana para walang dito. Gumamit walang nito. Gagamit nitong oh. ano. Hindi, ayaw nating gamitin. Pero iba yung pakiramdam na alam mong you are covered. So bakit po namin ito sinasabi ni partner? Kasi bali po nagbebenta na po kami ng insurance. PM is the key. Charot. PM lang. PM is the key. Bahala na kaming mag-forward na yan. Email na lang po namin kayo ng proposal, ganyan. ng policy na naging, kailangan mo. Naging ahente. Ganun. Pero ano yun, mahalaga sila ha. Mahalaga, oo naman. Sa alang-alang yun. Alam kailangan mo, natin ko, sa buhay yun. Natandaan ko, partner, nung the time that I released the video about Princess, parang ano yun, medyo nagulantang at na-shake at nakatulong talaga yung video na yun sa insurance industry as a whole. Doon sa mga, ano, kasi nakakita ko ng mga ilang groups na tinaga ko na asking kung ano yung ano nga ba yung ganun na parang biglang nag-isip yung mga tao, ah, may ganun pala, posible pala yung mga ganyan, di ba? Hindi ko nasasabihin kasi hindi naman ako binayaran. Pero sa akin kasi it was a gift na we were prepared for it, kaya na-mention ko yun sa video. Ganun. So nagagamit nila yun sa presentation, partner, para magkaroon totoo, no? Kasi pag napanood mo nga naman yung video na ginawa mo, magkakaroon ka ng realization. Pero ito lang, partner, ha, meron kasi ibang insurance, they don't offer that. Yung the same kind of ano of parang product ganun. Doon naman ako medyo na lurky, parang meron ano, claim nila na meron silang ganun kahit wala silang ganun. Yun naman yung parang medyo nakaka-lurky sa lahat, 'di ba? Pero yun, but anyway, whatever it is, at ano man ang klase, kasi ako hindi naman ako stock to one eh. Ano mang klase yan, ang mahalaga ay meron. Para sa panahon ng pangangailangan, meron madudukot. Ang gusto ko lang talaga malam, kasi ako, partner, ano yan, tried, proven, and tested kapag yung health. Pero yung gusto ko talaga malaman, partner, sino po yung mga, yung yumama na after retirement? Yung talaga yung hinihintay ko. Yung kasi mga diba, produkto nila ay investment. Oo, yung produkto health, nila, proven na. Proven na yun, okay na yun. Ako, napatunayan ko na yan. Please, get it. Gumuha kayo ng ganon. Diba, kung kanino ma, ano mang insurance yan, ano, sino mang ahente, wala na, hindi ako magpo-promote kasi, ano eh, libreng endorsement ulit. Wala na po libre ngayon. Hindi na tuloy endorsement eh. So anyways, 'di ba yung ganun, whatever, saan man. Basta syempre dapat legit. Pero ang gusto ko talagang malaman, partner, yung sino po yung yumama no nag-retire na. Yung ano yung ang kinuha nila na product is yung retirement. Kasi wala pa akong kilala. Wala akong actual. Tinanong niya sa akin ng kapatid ko eh. Sabi niya, ate, may kakilala ka na bang yung talagang nung nag-retire siya dahil meron siyang insurance na kinuha ba nagtatrabaho siya? Yung talagang nakita mo, wow, dun talaga siya kumita ng bongga. Tapos sabi ko, parang wala. Parang kwento lang ang lahat. Hindi, baka naman kasi nananahimik lang sila kasi baka ayaw utangan nilang, sila. Ayaw nilang mautangan. Alam mo naman tayo dito sa Pilipinas, sa malaman mo lang nanalo sa ano, sa wedding. Correct, di ba? Magpapainom na kaagad. Eh sa bagay nga kahapon sa ano. Nagkakaroon na maraming kaibigan bigla. Kaya nga, sa bagay kahapon nga sa Kumu natin may nagbigay sa atin ng ano, di ba, ng mga bonggang virtual gifts. Gusto na nating kaibiganin. Okay, sa bagay. Siyempre, sa bagay, pag gano'n, hindi mo ipag-iingay. Hindi mo sasabihin, nakuha ko na yung retirement fund ko. Yan, ganun. Punta tayo ng Hong Kong bukas. Tapos next week, Singapore naman. Yan, wala. Low-key lang sila, gano'n. Natakot. Siguro, nag-retire na, so may wisdom na sila. Hindi, basta nila yung ugali ng mga kaibigan talaga. Kaya nga, may wisdom na nila, alam na nila. Naku, kapag ka ganito, kapag ka... Pero gusto ko talagang malaman. Kasi sa ngayon... I-PM nyo nga kami, baka meron kayong ganyang experience. Para malaman namin kung itinutuloy yung ginagawa po namin, itutuloy pa ba namin? Kasi sa amin, sa family namin, partner, non-negotiable yung ano eh. Mm-mm. Non-negotiable yung sa health. Parang correct, pag-ipunan correct. Talaga natin yan. Hindi pwedeng hindi natin ito pag-iipunan. Pero yung ano, medyo nag-iisip-isip din ako eh. Dun sa... Yung kasi nga ano, intangible. Kaya di ba nakikita eh. Kaya nga, hindi natin nakikita. Pero gusto ko malaman kung totoo ba. Totoo ba? Kasi di ba? PM nyo nga kami. PM nyo nga kami, yung mga yumama na. Promise hindi namin kayo ibubudol. Sabi niya, sus, kilala namin kayo. Alam namin hilat siya niya.
baka utangan nyo kami. Nakakalurk eh. Uy, baka merong gusto mag-share ng umaman na dahil sa insurance. Oo, diba? Magandang ano yun. Magandang topic. Tsaka magandang inspirasyon. Oo, kasi partner ako, ang pinaka-point ko kung bakit ako nag-prepare for retirement, ang dami ko nang narinig na kwento, partner. Ang dami ko nang narinig na kwento, first-hand experience ng mga tao na nung nag-retire sila, humihingi pa sila sa mga, di ba, parang ganun. Kasi nga, wala na. Ayoko yun. Gusto ko, kapag ka nag-retire ako, hindi ako hihingi ng pang-manipedi sa anak ko. Hindi ako, hindi. May sarili kang pampaparlor. Oo, may sarili akong pampaparlor kasi by that time, wala na akong sponsor. So, ibig sabihin, babayaran ko na lahat. Di ba? Maganda kasi, yun. Kasi ang magiging problema kasi dyan, mabuti kung napunta sa magandang, alam mo yun, pamilya, kinabukasan yung anak. E, paano kung hindi rin? Kung mahirap pa sa daga. So, damay ka, di ba? Tapos, di ba, damay ka. Di ba, syempre, hindi mo masasabi, partner. Di ba, lahat naman tayo nangangarap na yung mga anak natin, pag-aaralan natin sa magandang eskwelahan, gusto natin, maging maayos yung buhay. Pero, alam mo naman, you know how tadhana works. Sometimes, di ba, hindi mo masasabi, biglang, na in love sa walang pera, ganun. Ang gwapo, walang pera, ganun. Makikisiksik ka pa ba? Wala nang ang pera. Parang damay ka doon. Sige mo, kahit 40 na nga yung anak mo eh. Sa'yo pa rin humihingi. Ma, kaya nga. Wala kami pambayad ng kuryente ng asawa ko eh. Kaya gusto kong malaman kung yung mga retirement na yan, eh talagang ano, may ganap. Yung maaasahan talaga natin yan pagdating ng panahon. Yung sa ano ha, retirement ha. Kasi, De, try mo, sorry, ilan sorry. Ba yung, ilan ba yung policy mo? Secret! Try mong, alin na doon yung nag-mature? Wali pa. Wali pa. Hindi pa naman ako nag-retire eh. Mukha lang mature ako, ka na. Mukha lang ako mature. Pero yung policy holder pala yung nag-mature. Hindi yung policy. Nakakaloka. Ganun. Oh, kung may mag-mature ka diyan, try mo nang i-claim para makuha maliit mo kahit isa lang. Ayoko, hindi at least ma-prove mo. Hindi totoo naman na, yun. Na it works. Hindi kasi meron akong one time na pinull out tapos parang kasi hindi ko gusto na i-ahente ganyan. Tapos ayoko kasi nang hindi ako inaalagaan. Mahalaga sa akin yung tender loving naman. Care. Oo naman. Hindi yung nandun ka lang para bentahan ako. Pinapaliguan ka. Ganun. Gusto ko may himas, may lamas. Gusto ko ng ganun kapag ka binentahan mo lang naman, ako. Naman. Ayoko na. So may nung pinula, hindi ko rin maintindihan eh. Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Ayoko na isipin 'yon kasi 'di ba dapat nga hindi ka magpo-pull out ng maaga. Correct ka. Totoo kasi lugi ka. Lugi dapat ka doon. Dapat mag-mature. Correct. Yung may-ari. Ganun. Yun yung gusto kong malaman. Correct. Totoo ba? May na ba? Sabihin nyo nga, may mga lang, bulong-bulungan lang. Bulong-bulungan lang, promise. Mamaya sa continuation ng epilogue. Yan, di ba? At saka again, today is a Friday. At kapag ka Friday, alas 9, meron kami mga kinakausap ng mga tambalanista. So kung ikaw, meron kang wag kang hindi ka man mapag-usap sa ahente ha kasi maglilibre endorsement. Gusto namin yung policy holder. Yan. Baka may ganon or kahit hindi ka ganon, kahit ibang topic na lang yan. Naghahanap po kami ng makakausap mamaya alas 9 na i-air po namin. So kung para maliwanagan kami sa mga bagay-bagay. Oo. hindi not necessarily sa retirement. Yan. Basta kung trip mo lang mapag-usap sa amin, pwede din naman. Yan. Comment lang sa comment section. Tapos pag nag-comment ka na gusto kang tawagan, i-expect mo, Kabisyo, na merong mag-PPM sa'yo sa message request. Yan. Sagutin mo. Correct. Nadidigay ako sa'yo. Sagutin mo, ganyan, para magka-connection tayo. O siya, mamaya, sa pagpapatuloy ng FB Live, maka mamaya may mga nagko-comment, basahin natin. Yan. Yes. Gargo, mga Kabisyo, dito sa radyo. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio, King Chris Tsuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Tsuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Tsuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 magandang
magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi, partner. Teka. Pinifigure out ko eh. Kung ano ako ngayon. Alam anong naman role po, ang ginagampanan mo ngayong araw na actually, ito? Partner, please explain. Medyo confused din talaga ako sa trulalo at walang halong eklabu, no? Para dun sa walang visual, para dun sa mga kabisyo natin na nasa radyo ngayon, bumabiyahe. Hello po sa inyo. Good morning. Maraming salamat po. Eto na, kasi kapag ka-Friday, meron po kaming tinatawag na Feel Good Challenge dito po sa Love Radio Manila. Mm-hmm. Eh minsan po kasi, ano po kami, cramming po kami. Kung kailan bukas na, saka lang mag-iisip ng anong gagawin. Yan talagang ayaw na ayaw ko, maski na nag-aaral ako, partner. Ayaw na ayaw ko talaga yung cramming. Gugulatin ka. Yung gulatan. Oo, hindi, parang kung halimbawa, kunyari merong exam o kaya merong project, pakasabi sa akin nun, gagawin ko na siya agad. Para pagdating ng pagmalapit na hindi ako matataranta, ganun ako ever since. Kaya hindi ako sanay sa cramming. So anyways, may cramming po kaming tinatawag. Ang meeting po namin every Thursday. Thursday lang po din na-discuss anong gagawin ng Friday. So, para sa challenge. Para sa challenge. Tapos kanina, partner, nakalimutan ko siya. Kasi meron tayong ibang shoot today. So, nakalimutan ko na meron nga palang feel good challenge. So anyways, ang feel good challenge po namin for today is suotin mo kung ano ang iyong air name. Oo. So kung ikaw si Nicole Yala, suotin mo si Nicole Correct. Today. Correct. Dapat pala Yala ka. So kung ikaw ay si Chris Tsuper, dapat Tsuper ka today. Oo. So ito lang po yung mga nabunot ko sa closet ko. Litong-lito din po ako ano ko ngayon eh. Kasi syempre, kung halimbawa, ikaw ay nasa Facebook Live at hindi mo nakikita yung aking pambaba, may isip mo, hindi naman siya kolehiyala, mukha siyang college dean. Pero kapag ka nakita mo naman yun sa baba, maiisip mo, pwede naman palang pwedeng estudyante na hindi sumusunod sa school shoes na kailangan black lang, di ba? Naka high socks. Hindi, tanungin natin yung mga nanonood naman sa FB Live. Anong tingin po ninyo? Tapos naghahanap ako ng salamin kasi mukhang matalino dapat, di ba, parang estudyante, ganun. Kasi ang Nicole Yala po, kung hindi mo alam, kung first time mong narinig, kung ikaw ay bagong tambalanista, bagong listener, bagong viewer, ang Nicole Yala po, it's pun or ano pa, ang root word po niya, yan, ang root word po na Nicole Yala ay kolehiyala. Kasi nung nag-umpisa po ako sa Love Radio, parang kolehiyala ako. Siyempre, isipin niyo, 18 years ago pa yun, diba? So malamang naman, di ba? Ganon. Okay. So kailangan maging ano ka daw. Buha ka naman kolehiyala eh. Alin? Ilang years ago? Kompleto ko. Wala kasi kung makuha sa nabigla kasi ako, hindi kasi ako sanay sa cramming, yung binibigla ako na hindi lahat ng bagay easy sa akin na nandyan lang sa paligid. Pinaghahandaan yung mga bagay-bagay. So kapag ka the next day na medyo nalulurky ako talaga. Ganon. So ito lang nakita kong salamin, kasi yung salamin na meron sa bahay namin, partner, dalawa lang. Salamin ng anak ko, anti-glare, na sobrang liit. Siyempre, maliit lang yung mukha nun. O di naman kaya yung salamin ng asawa ko na merong grado. So along-along sa mahilo ko sa grado niya. Yung pagkatapos ng tambalan. Kaya nga. Diba? Nagsusuka ka na. Nagsusuka na ako kasi hilong-hilo ko dun sa salamin niya may grado na mas bagay sana kasi parang mas reading glass. Oo nga. Pang matalino sana yung effect na gusto mo sana ma-achieve. Correct. Kaya lang, ito lang yung meron ako sa closet ko dyan, sa condo. Hati-hati yung mga gamit ko eh. No permanent address ako. Oo nga. Ito pang Lady Gaga po yung salamin. Nakaka-lurk. Kaya pang ano nga, pang The Incredibles nga yun. Oh, The Incredibles. Hindi ko nga maintindihan. Pero kinarir ko, parang may ID kaya ako. Parang modern Miss Tapia din. O kaya nga eh, hindi talaga estudyante. Yung teacher talaga. Pambihira, nakaka-lurk. Yung mga salamin na ni Miss Tapia sa yan school bukol dati, ganyan. Yan nga. Maganda naman siya. Yung eksena. So, ikaw naman, ano ka? Alam mo ba na outfit nila yan nung anniversary nila? Ano ka ba, nag-apply na ako driver na DZRH? Okay. Pero uniform nila yan nung anniversary nila. Yan ka na, yan yung Chris Tsuper mo. Nasaan yung, yung good morning towel? Oo nga, teka, nakalimutan ko. Ayun. Ganda pa naman ng good morning towel ko. Buti may good morning towel sa bahay nyo. Siyempre, hindi hiningi ko yan sa driver kahapon. Tingnan mo, talagang legit yung may butas pa yung gilid, di ba? Kasi
Ganun talaga. Oo, yan. Ganyan. Isuot mo, yan. So, Chris Tsuper, nasan yung manibela? Mamaya, tatanggalin ko pa sa kotse. Mahirap ipasok eh. Kailangan daw ng permit, sabi ng guard. Kailangan ko bandalin yung apat na gulong. Yan. Sabi ganyan. Ng HR, bawal iakyat. Oo, bawal iakyat yung buong sasakyan kasi ganun. Nasa second floor tayo. Kailangan ganun. Ng crane. Ay, oo nga. So, wag na lang. So, okay na yan. Pasok naman sa banga yung good morning towel mo, partner. Yan. Yun na yun. Ayan. That's Chris Tsuper. So, dun sa mga hindi nakakaalam, first time din ito. Oo. Chris Tsuper, galing sa Tsuper. Barber po ako. Barber. Chris Tsuper, barber. Pwede rin boxer. Ikaw, nasa sa'yo yan. Depende sa pandinig. Ganun. O, diba? Tsuper. Tsuper siya. Ang yung suwelas ng sapatos ko, diba? Tsuper na tsuper. Sira yung sapatos. Sira na ba? Ako nga, kinakabahan din ako sa sapatos ko na to kasi ngayon ko lang ulit na suot. Pili ko any monument, may iwan na naman siya sa habang naglalakad ako. Ganun. Yung coat mo naman, pwedeng ano yun eh. Mamaya, basahin natin hindi, yung mga ang comment. Sabi ng, ang sabi ng asawa ko, ano ka na lang, ito na lang, suotin mo siya. Kaya ay naglalap, sabi ko, oh my God, daddy, may challenge pala kami, nakalimutan ko. So siya yung nagbubunot-bunot nito sa closet. Ito na lang, kunyari, international student ka. Okay. O nga kunyari, naman. Kunyari, maginaw lagi sa school na pinupuntahan. Kunyari, nasa international school ako. Malamig, ganyan. O. Sige, mamaya malalaman natin pag nagbasa tayo ng comment sa FB. Kung ano yung mga pasok naman sa banga, di ba? O may ID naman ako, di ba? ID nga to ng anak ko eh. Pero legit, tinyana. O, di ba? Yan tuloy, hindi makakapasok yung anak mo sa school. Wala siyang ID kinuha ng nanay. Nakakaloka talaga. At ang impression ko sa iyo, pwede kang real estate broker. Hindi talaga kuleyala. Kainis naman. Ang sikip-sikip pa naman ng medyas na to. Hindi ko alam kung kanino to. Sino ba may-ari ng medyas na ito? Sakit-sakit. Nagsuot po kasi ako ng high socks para mas achieve. Kasi kung walang high socks, hindi mukhang international student. Oo nga. O, diba? Or pwede ka rin namang tutor. Tutor, pwede, no? Alamin natin mamaya sa comments sa Facebook Live kung ano. Pero yun po yung that's our feel-good challenge today. So kung kanina ka ba nakatutok sa amin sa Love Radio Manila Facebook page, si Tanya Chinita, ganap na ganap yung pagiging Chinita niya, di ba? Ang cute nung suot ni Tanya. Si Chun Lee. Oo, di ba? Ang cute. So ganap na ganap yung pagiging Tanya Chinita. Si Kadyot, as is lang. As is. Kadyot Pinong. Hindi ko alam kung yung iba kung paano nila gagawin, eh. Like si Robin Shena. Hindi, si Robin Shena, probinsyana kasi yon. So madali lang yon, may pabayong, may paano, 'di ba? Yung Totoy Bato, paano? Paano yung Totoy Bato? 'Di ba? Pwede maging Totoy tapos may dalang bato. Pwede din, literal na lang tayo, 'di ba? Nagbabato? Ewan. Nagbabato ng ano? Iba kasi yung alam kong nagbabato part. Yung nagbabatong nakilala ko nung huli, nabagaan siya na. Hindi. Sabi mo kasi nagbabato. Nambabato. Nambabato. Ayusin mo kasi. Ayusin mo yung mga salita mo. Pwede din magbabato. Ganon, nangunguha ng bato. Diba? Ganon ba? Manguha ng... Oo, na may mga... Galing kasi sa ibang stasyon si Totoy Bato eh. Kaya, diba, kaya palipad hindi, niya ng mga Love Radio. Palipad niya sa Love, hindi character, Totoy Bato pa rin. Oo, good luck sa'yo, Totoy. Pwede namang bato-bato yung katawan. Saang part ni Totoy Bato yung pwedeng bato-bato yung katawan? Tingnan natin kung paano niya achieve yung ganong look. Or diba? Pwede ding magpabata, mukhang Totoy na lang, tanggalin natin yung bato. Pwede din naman. Kasi lagi naman nating tawag, Totoy. Yan, diba? Pabata, ganun, may lollipop, ganun. Pwede din. Lang laruan. Kumbaga, creativity is key. Yan, yan. Yun na nga lang yung mga eksena talaga. So, yan po ang aming feel-good challenge for today. And kung kayo po, Kabisyo, meron kayong gustong ipagawa sa amin na feel-good challenge, pwede po kayong mag-PM or pwede po kayong mention po sa ating comment section. Yan. Kung ano yung mga gusto po ninyo. Yan. Yung para no? Sa Nutrition Month, di ba, may mga nag-suggest dadating tayo ng mga prutas tayo. Hindi po namin na-achieve yun, pero na-achieve namin yung na-post na ba yung gulay? Hindi pa yata. Oh, yung gulay challenge yung natin. Gulay challenge. Pinagsama-samang gulay tapos ginawa naming shake. Correct. At ipinakain o pinainom sa mga DJ. Pinag-alo-halo, pinagsama-samang gulay. Oh, no. Panoorin nyo, lagi naman nakapost yon sa mga social media accounts ng Love Radio Manila. Yan. Katuwaan ito kung gusto nyo gawin din sa mga opisina ninyo. Pwede. Diba para magkaroon ng spice? Yung pagpasok nyo sa opisina, may challenge pala tayo ngayong week na to. Ano kayang gagawin natin? Yan. So mag-suggest kayo sa office ninyo, sa group
grupo ninyo, pwedeng department, ano lang, pakulo. Pwedeng sa barkada nyo lang. Pwedeng tama. Pwedeng bago mag-meeting, parang as an icebreaker, yan. Correct. Diba? O kung meron kayong gustong ipagawa din sa amin, baka may mga current na kayo na ginagawa na sa tingin ninyo, funny, pwedeng gawin na nga ng Love Radio DJs, isuggest nyo lang po sa comment section. Yan. Correct. Magandang content din yan. Oo naman. Isa nakakaano, nakakatuwa din para sa mga taong nagpa-participate. Correct, di ba? Ang tanong, may pa-premyo ba to? Wala. Ano lang talaga. Fun lang. Oo, kasi nung nakaraan enjoy. May pa-premyo. Wala na, napagod na maglabas ng pera yung mga tao, ang mahal ng gas. Kalurking. So in the spirit of fun na lang. Yan, in the spirit of fun. Yes. Fun. Katuwaan na lang. Ano panloob mo? Ano, sando? Papagalitan ka talaga ng teacher mo. Papatawag ka sa office, sa principal's office. Hindi ka. Sabi ko nga sa'yo, bakit nagsasando ka sa loob ng school? Krami nga. Biglaan ang lahat. Sorry na po, ma'am. Nakaka-lurks. Naalala ko bring, lang. Bring your parent ka bukas. Oo nga eh. Bring parent, di ba? Merong note. Oo. Diba, mga ganong eksena sa school dati, naalala ko. Alam mo, partner, naalala ko lang, dahil susuot ko yung ID na anak ko, ito nung grade 1. Oo. Diba, naalala ko lang na magandang, kung bata pa yung mga anak ninyo, magandang itago nyo po ito, yung mga ID, diba, yung mga notebook o mga diary na nakasulat, bring parent, mga masarap balikan yan eh. Recently kasi yung mami ko, halungkat ko ng mga pictures tsaka mga lumang gamit. Sabi ko, ma, halungkat ka naman sa bahay kasi masarap i-post pang throwback. Tapos nakita ko talaga, ang dami niyang natago. Report card ng grade 1, grade 2, nice high school. Palaminate mo, partner. Kaya nga katuwa. Mga class cards ko nung college. Kung tutusin, nung college, ang tagal na nun eh. How many years ago na yung college, diba? So meron pa ako ng mga yung mga grade school ako, elementary. Nakakatuwa. Tsaka yung mga pictures ko nung high school. Yung itawag doon, IDs ko nung high school kompleto. Nice, diba? Yun. Nakakatuwa talaga. Maganda siya eh. Alam nyo yung mga bata ngayon kayo, yung mga nakinig na naiinis, nayayamot kapag ka yung mga magulang ninyo lagi nagtatago, tinatago lahat, ginagawang souvenir, o di naman kayo walang ibang ginawa kundi pinicturan kayo na kayo ng isa, kulang pa, dapat apat yun, di ba, kahit pare-parehas naman ang post, you will thank them someday. Correct. Papasalamatan nyo sila isang araw na kapag kinailangan mo for whatever reason, 'di ba? Meron kang mailalabas. Tsaka memories, 'di ba? Pictures or it did not happen. 'Di ba, kwento lang lahat kapag walang picture, walang ebidensya, ganun, 'di ba? Gusto lang i-capture ng mga parents natin yung masasayang moment natin, 'di ba? They are creating memories. Correct. Kaya huwag kang maiinis. Captured moments kung tawagin. Tama, ganyan. Pasalamat tayo, 'di ba? May mga pictures tayo na tira, partner, kahit nung panahon natin na talagang pahirapan, feeling ko nga mayayaman lang yung may nagka-camera noon eh. 'Di ba? Hindi lahat ng tao may camera noon. Hindi lang 'yun, partner, mahal magpa-develop. Oo. Tsaka diba? Magtatawag ka talaga, kunyari may official photographer sa school. Halimbawa, may parents day kayo or Christmas party sa school. Tapos may official photographer yung classroom. Babayaran mo yung picture na yun. And maswerte ka na kapag may budget ka para mabili yung isang picture. Correct, na yun. Kasi mahal kapag ka more than one. Diba? Correct. Ganyan. Ako pinagpapasalamat ko yun kahit may isang picture na ng buong taon. Tama. Diba? Kahit nga class picture lang yun eh. Diba? Class picture din. Ganun. Kaya yung pinipicturean kayo ng husto, yung phone ng nanay at tatay po ninyo, kung sino man na nagbabantay sa inyo, ay punong-puno ng mga litrato po ninyo. Huwag kayong mainis. Totoo. It's actually a blessing and you will thank them someday. Sa totoo lang, ako araw-araw kong lecture sa anak yan eh. Sa anak ko yan eh, kay Princess. Mom, picture again. Picture! Galit. Sabi ko, tingnan mo, if I did not take all of your pictures when you were young, wala kang picture. Tingnan mo to. I always have story. Ito, nangyari dito, ganyan. Yun yan. Napakahalaga po ng mga photos. Kahapon nga, ewan ko, nakita mo yung picture ko, throwback. Alin doon? Ito, nakakatawa talaga. Pakita nga natin, boy. Ang dami-daming kwento nitong picture ko ng throwback. Para nakita. Ikaw ba yan? Ako yan. Mukhang mabait, no? Kala mo, hindi talaga. Mukhang hindi ako kasi mukhang mabait. Sorry na po din sa mga nasa radyo. Hindi nyo nakikita yung picture. Tingnan nyo na lang po sa aking Facebook page. Diba? At tandang-tanda ko yung picture na to eh.
Etong picture to na second year high school tayo partner. Nung high school tayo, ang eksena natin, 'di ba, yung parang hawak balikat pose. Oo. Sakit balikat pose. Yan yung mga ano eh, tapos yung mga naka forward, tapos dalawang arms naka-outstretch. Ganun yung mga pose dati nung araw, 'di ba? Mga usong pose 'yon. Mga usong pose. Ikaw pala, diba? Yan. Medyo dumaan sa akin yan, nakalimutan ko lang, ikaw pala 'yon. Hindi ko yun. Lang, hindi kita namukhaan. Oo, nga, in fairness, laki ng improvement. Tsaka mukha siguro ko mabait ba. What, 'di ba sabi alam nga? Na binagbago. 'Di ba sabi nga partner, at uulit-ulitin ko 'to. Kung ipinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan 'yan, baka naman mo lang, 'di ba? Pero kung mamamatay kang pangit, nako, kasalanan mo 'yan kasi hindi mo ginawa ng paraan. Lagi ko 'yang sinasabi. Ang laki ng ng pagkakaiba ng sobra before and after hair. Tingnan mo, kulot ka dati, ngayon straight ka na. Oh. 'Di ba? Tapos kulay medyo morena ka dati, ngayon maputi ka na. Correct. Oh. Oh. Tapos diba? Oh, tingnan mo. Yung bangs ko dati kulot. Ngayon wala ka ng indikasyon na kukulot yung bangs ko ever. Tingnan mo kilay mo dati, nipis-nipis, ngayon makapal na. Correct. Oh, syempre, 'di ba? Gagawin mo talaga ng paraan. Tsaka tanda ako tong picture na to. Everything in the picture. Alam ko yung lata ng biskwit na nasa picture sa may likod ko na ginawa ko upuan. Kasi yun yung upuan sa dresser namin. Madami nagsabi, zoom in na rin picture. Sabi nila, meron na palang Eskinol nung 1995. Kasi meron na. Oo naman. Diba? Tapos, mo yun, tapos pag zoom in mo pa yung picture, makikita mo dun sa kama partner may comics. So alam mo talaga na, alam mo yun. Tsaka yung mga lumang picture nung araw, merong taon kung kailan siya print. So nakalagay dito 95. Oo, di ba? So sobrang daming memories. So, makikita mo dito sa picture na ito, Rena. Explain ko po sa inyo ha. Marami pong headband sa likod. So noon pa man mahilig na ako sa headband, hindi nga lang bongga. Oo. Pero mahilig na ako sa headband. So magandang mag-keep na mga ganyan. Kasi minsan naiintindihan mo 'yung sarili mo base din sa nakaraan mo. Tsaka masarap din balikan talaga yung mga ganyang klase mga pictures. So keep all those photos. Kaya nga para sa akin, partner, kung meron mga nung nasunog yung stasyon 2 years ago, na talagang ikinahinayang ko, ikinasakit ng kalooban ko talaga, hindi yung mga gamit, kasi yung mga gamit madaling palitan. Ang pinaka nakakalurkey sa akin nun, partner, kakatransfer ko lang sa laptop na lahat ng mga pictures na meron ako. Parang transfer ko kasi puno na yung phone. So walang ibang as in, ang pag-transfer ko pa, partner, cut and paste. Hindi man lang copy and paste, cut. So wala na siyang kopya sa phone ko. Tapos transfer ko siya sa laptop para doon na kasi mas malaki yung memory, partner, no? Tapos yung araw naman na hindi ko dinala yung laptop na yun sa bahay. Kasi sabi ko, iwan ko naman sa office. Ayoko nang dalhin, mabigat. Yun naman yung araw na nasunog yung station. Pero doon ako pinaka affected, partner. Kasi hindi mo na, mahirap nang balikan yung mga memories eh. Totoo yun. Diba? Mahirap na siyang balikan. Hindi mo na siya maibabalik basta-basta kasi yung mga anak mo hindi magiging ganun ka-small. Like, nandun lahat ng pictures ng anak ko na pinaghirapan ko, partner, ng yung 0 to 12 months. Mm-mm-mm. Si Prince yun eh. Yung nawala sa 1 year, yung 1 month niya, ito yung cake niya. Yung 2 months niya, ito yung wala lahat. Yun. So ngayon, nagahagilap ako nun, wala akong makita. Nakakalurking. Sayang, nakakalungkot yun ha. Actually, pictures are treasures, mga kaibigan. Yes, treasures talaga sila. Doon talaga ako pinakanalungkot. Kaya i-treasure nyo po kung ano meron kayo ng mga photos and videos. Totoo yun kasi naalala ko dati, sa phone ko lang din na kaka-video ko lang noon eh. Tapos nasira yung phone. Yung phone na yun yung ginamit namin sa, yun lang yung phone na ginamit sa debut. Kasi yun yung camera na maganda. Oh my gosh, grabe yun. So isipin mo na wala lahat yun. Grabe, so kwento lang ang lahat ng debut. Oo, wala, kwento na lang lahat. Sino yung part ng 18 Roses and kaya everything. Nga. Sino nagbigay ng ganitong regalo. Just so, that was long time ago. Pero ang maganda ngayon, di ba, pwede nang store sa cloud yung mga pictures, correct, natin. Na. Kasi ako, ang kinalungkot ko naman, naalala ko lang bigla yung sa Friendster, partner. Yung mga photos sa Friendster. Oo, akala ko pwede nang nandun na lang lahat. Ah. Mm-hmm. So yung mga na-scan ko na picture, nawala na siya eh. Mm-hmm. Sabi ko, nasa ano na naman to. Eh nawala din yung Friendster. Ayan, so nawala din yung iba pang mga pictures. Good thing ngayon, may cloud. Tsaka pwede mo nang ilagay sa napakaraming apps. Tama. Pwede, diba, mo nga pwede mo nga i-send sa sarili mo, email mo eh. Oo, diba? Correct. Para correct, nandun correct lang siya. Anytime you need it. Yes. Sa ngayon, marami tayong pictures sa Facebook. Mm-hmm. Pero sana hindi mawala yung Facebook. Sana. Pero good thing, diversified yung mga Correct. Marami namang iba. Yes. So, alagay mo dito sa YouTube.
Yung iba sa, di ba, sa cloud nga, yes. Yung mga extensions ng, yung mga storage extensions natin. Correct, gawin pwede natin. Pwede yun. Diba? Ako yung mga maingatan lang sila. Treasures ko talaga yan, part yung mga external drive ko. Treasures ko talaga sila, as in, talagang ano yan, na makes me happy to know na na-stored itong mga memories dito sa mga, ano na to, mga drive. Correct. Ano, gawin nyo po yun. Maganda yan. I'm sure ginagawa nyo. Mahalaga, mahalaga ang pictures. Oo, mahalaga. Pictures. Kaya nga, di ba sa National Museum, madaming mga ano yes, dyan. Yes, eh. Mga diba? Photos na ano na mahalaga. Kaya kung meron kayong picture ng tambala, naku. Naku. Pahalagahan niyo yan. Magbibigay kasi po ng yaman yan sa buhay niyo yan pagdating ng panahon. Isang araw kapag kasumikat kami ng husto, sasabihin niyo may picture naman ako kina Nicole and Chris eh. Ganun. bragging rights niyo po yan. Oo, sana ganun nga yun yung moment na yun. Kasi minsan nalalaman nila yung value ng picture pagpatay na yung tao. Ayun eh. Na nga eh. Huwag naman tayo dumating doon agad-agad. Erase. O siya mga kabisyo, salamat dahil kayo po'y sumama sa amin ngayong oras na ito. Mamayang alas 9, meron po kaming kakausapin na tambalanista. Kaya kung interesado ka na matawagan po namin via Messenger, mag-comment ka lang sa comment section dito po sa Love Radio Manila Facebook Live that's ongoing. Okay. Sinachite kaya. Sinachite yan. Kukulitin natin. Wala lang kulitan lang. Wala tong bigayan ng pera ha. Baka mamaya sabihin nyo, ay mamimigay ng pera ng tambalan. Hindi. Kami nga yung manghihingi eh. Charot! Ayan, kaya go and comment na kung gusto mong ikaw yung matawagan namin. Okay. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yo!